sensitive ang topic naman. Ano mo masasabi mo sa mga ano? Di ba, you started at 5 years old. Yes, Tito Ricky. Tito Ricky, actually, no, not 5. To be honest. Daming mga bata ngayon. Tito Ricky, I'll be honest with you now. Nag-start po ako 2.5. Yes. Sinasabi ko lang 3 years old. Kasi baka mamaya, para lang makaalis na lang ng intriga ba? Pero ang katotohanan po, 2.5 ako nag-start. Ginagdagan ko ng half a year. Like it would make a big difference. So anong level ko, makikita mo yung mga, ang daming child stars ngayon. Tutuliki ako naman eh. I mean, if the, like ako, I'll speak for myself. With whatever people say, ako na nakakaalam naman ng katotohanan eh. On my end, ginusto ko talaga mag-artista. Pinilit ko pa yung mga magulang ko na ipasok ako sa pag-aartista. And as a matter of fact, nag-audition ako sa LVN Productions. Nakasama ko is my tita Eden. Mas my tita Eden. The sister, elder sister of my mom. Ano movie yan? Buhay pa ba si Eden? For, buhay pa, Tito Mari. Thank God. Ano po, that was for my first movie, Wanted Perfect Mother. Yung audition mo sa Leia? Yeah. Sa Leia. Sa Leia, Leia Productions. Si Lino Broca. Yeah. Si Tito Lino po ang nag-direct sa akin. Kaya parang siya yung, well, siya talaga yung mentor ko, siya yung nag-discover sa akin. But anyways, so pag nakikita ko yung mga bata ngayon na nag-artista, natutuwa ko for them, I'm happy for them kasi nakikita ko na gusto rin nila eh. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila na gusto rin nilang mag-emote. Enjoy na enjoy sila na sarap ng camera, enjoy sila mag-role playing. So no regrets ka na all your life? Dito wala. No, siguro I would regret it. Kasi pag iniisip-isip ko nga, nung nagpahinga ako for a while. Hindi ba normal? I did not have an ordinary childhood. I would be very honest. Wala talaga dito, Ricky. How can you have that when you're in showbiz? Pero, wala talaga ang regrets ako at all. Pero you're both in a pen study. Regretted ko pa nga na tumigil ako for a while eh. Kasi hinahanap ko talaga, namimiss ko yung showbiz life, yung showbiz world. Lumaki na ako sa inyo eh. Parang pag hindi ako nandito, parang hindi ako belong sa real world, kumbaga. Naninibago ako. Tsaka siya tulog-tulog. She never stopped. From Golden Child, ang mga ginagawa mo rin, Tahanan Empoy, ang teenager ka, ano, ang mother ni Lutz, sa Angelics. Nag-stop ka. Nag-stop si you're put on a pedestal. Snooky. Superstar, di ba? Di, naglumaki ka na, may mga bago na dumating. Hindi ko ba nirapan mo adjust sa reality na hindi ka na? No, dito kasi never naman ako nag-feeling star. To be honest, hindi ako, kahit pa sabihin natin na, oy, may mga date-late ng ganyan mga pangyayari, hindi ko naman ginawa yun dahil hindi ko feeling superstar ako. Ginawa ko yun kasi meron naman ako challenge. Hindi makiat sa ulo. Hindi, pero... Hindi. As far as I know, ha, parang hindi ko naman feel na gano'n yung naging feeling ko nung araw, honestly. If any pa nga, parang nagkaroon pa ako ng takot sa tao na nagkaroon ako ng social phobia. Parang nagkaroon ako ng burnout. Koki, ilang taong ka nagpahinga nung... Matagal ka nagpahinga. Ano, nagpahinga ako for, ano, nag-rest pala ako for 3 years. Sorry. Oh, yeah. Ano ginawa ko? 3 years pala, Tito Mark. I had to go back to school. Awkward high school. Age. Nung nag-medyo awkward age ako after Tahanan Empoy. Tapos, in-offer ako ni Mother Lily ng underage. Tapos from the time on, I never looked back. Oh, tuloy-tuloy na. Si Albert naman. Ang naging kalabi. Ay, hindi, Gabi pala yung una ko. Experience. Summer Club Gabi. Ito yan si Miguel Rodriguez. Itong babaw ka ba? Naging partner. Nagyan ako? Naging partner mo. Oo naman, di ba dito? Stranger in Paradise. Pero we never became boyfriend and girlfriend. Si Albert na talaga. Pero that time na... Kinikilig pa mo talaga ako. Pakit pa talaga ng dina na yan. Ay, sorry, Tito. Bakit nga ba may kilig ka pa kay Albert? Bakit nga kilig ka pa kay Albert? Siya pa, first love never dies. I mean, I can honestly say this, ano, I mean, with all my love to our, to Vice Governor Ramon Villarama, yung first love, merong ano yan eh, may ibang kilig yan eh.
for lack of a more intelligent way of putting it. Widower na si Albert. Widower na si Albert. You know, Tita Ricky, honestly, I'm really sad about that. Kasi si Lizelle is hard act to follow, di ba? She's something else. Pero the time na magtanan sila, naapektuhan ka ba sa mga? Very much. Well, depressed or ano? Tito Mario, yun na pala. Ano ako doon ha? 1 year ako nag-hibernate. Really? Dahil doon. Ano ka talaga? Affected? Affected talaga ako. Hindi mo sinubog si Lizelle. I know, hindi naman po. I'm not a kind of lady. Parang one true love mo ba siya? Sabi parang one true love mo siya. Pag nakita mo siya, I could honestly kahit say, kahit nagpakasal ka kay Ricardo, siya pa rin talaga mo mga, sa lahat ng mga dito. Well, hindi. Siguro, pwede bang two true loves? Pwede, di ba? One great love na lang din. Then one great love, that's a better term. Thank you, Tito. Ayan sa movie. Thank you. One great love kasi. Si... Tama na, ayaw ko na mag-usap. Ilang years na kayo ni Vice Go? Ano yung nasabi? 4 years. 4 years. 28 years na doon. Thank God. Hindi, 28 years of friends. So, anong category ni Vice? Si Vice one great my, love si Albert. One last love. Forever love. Si Vice is my forever love. May eternal love. Eternal love. So, ang one true love mo si Ricardo? One great love. I must say. Walang side love along the way. Side love? Pangit mo pakinggan. Parang side love? Oo, oh, parang side love. Parang chick boy naman. Playgirl. Puppy love mo rin siya, no, di ba, Albert? Puppy love. Puppy love mo rin siya, di ba? Puppy love ko pati si Albert. Albert. And there were other puppy loves on the, di ba, along the way. Kay Gabi, hindi ka masyado. Kay Gabi, hindi ka masyado na-fall. No, kami ni Gabi, we were never boyfriend, girlfriend. We were never even had a mutual admiration. Pero ang type mo pare-pareho. Yung gentle, si Albert, si Vice Go, parang gano'n. Parang mga good boys. Wala ka kita ni Gabi sa inyo. Okay, naman, Tito. 18 na siya, kumasok yung 13. When you were 13, summer lab. Oh, ba? Ilang taong dapat? May 16 na pa si Tito. Ngayon, mga 6 na lang. So, a few years lang. Pero ang bako pa rin ni Gabi, ano? Bako rin naman si Albert. Oo naman, bako pa rin si Albert. Gusto ko pa kaya puti ang buhok niya. Nalala ko lang yung ano. Little soul mo ng Sheba, yung pinatungtong ka sa table. Ay, what is that? Yung kayo ni Franklin na ba? Okay. I don't remember Flores that. Flores Lilian Potoso. Hindi ko na maalala yun. Little soul mo ng Sheba. Oh my gosh, ano ginawa ko doon? Sumayaw ko. Parang ano, may piyak.